Magandang buhay mga bata! Maligayang panonood para sa bago nating aralin ngayong araw. Inaanyayahan ang lahat na manood ng tahimik at makinig. Balita ngayon. Ngayon ay Huwebes, Marso 31, 2022. Kahapon ay Miyerkules. Bukas ay Biyernes. Ang panahon natin ngayong araw ay pa-araw. Week 3, Day 1, Quarter 3. Tungkulin ang mga kasapit ng pamayanan. Halika, pumasyal tayo sa aming pamayanan. Ito ang aking paaralan o school. Magpunta tayo sa paaralan kung saan tayo tinuturuan ng mga guro upang lumawak ang ating kaalaman. Ang paaral ay bahagi ng pamayanan, may tungkulin ginagampanan. Ito naman ang aming church. Magpunta tayo sa simbahan. Dito tayo nananalangin at nagpapasalamat sa mga biyayang natatanggap natin. Ang simbahan ay bahagi ng pamayanan, may tungkuling ginagampanan. Ito ang ospital o paggamutan kung saan inaalagaan ng mga doktor at mga nurse ang ating kalusugan. Now, let's go to the market. Magpunta tayo sa palengke kung saan tayo namimili ng ating lulutuin at makakain sa umaga at tanghaling gabi. Ang palengke ay bahagi ng pamayanan, may tungkuling ginagampanan. Alam niyo ba ang itsura ng istasyon ng pulisya? Dito ay yung makikita ang himpilan ng pulisya na nagbabantay sa kapayapaan ng ating pamayanan. Ang himpilan ay bahagi ng pamayanan, may tungkuling ginagampanan. Hayun ang istasyon ng bumbero, ang tanggapan ng pamatay sunog. Masdan ang mga bumbero, walang takot, sumugan. Ako'y bahagi rin ng pamayanan, masunuri mamamayan. Lagi nasa aking isipan, kabutihan ng aking bayan. Tayong lahat ay bahagi ng pamayanan, may tungkuling ginagampanan. Tayong lahat ay bahagi ng pamayanan, may tungkuling ginagampanan. May tungkuling bata. Natatandaan niyo pa ba ang mga taong maaaring tumulong sa inyo sa komunidad? Ngayong araw na to, babalikan natin ang bawat isa at aalamin natin ang kanilang tungkulin sa inyong komunidad. Ang tungkulin ay ang mga bagay na dapat nilang gawin upang tugunan ang pangangailangan ng komunidad. Magsimula tayo sa doktor. Ang mga doktor ang siyang nagagamot sa mga pasyenteng may sakit at sila lamang ang makakapagbigay ng tamang gamot upang gumaling ang mga taong may sakit sa komunidad. Ang susunod naman ay dentista. Dentista. Ang tungkulin ng dentista ay bunutin ang mga bulok ng ngipin at linisin ang inyong mga ngipin.
upang kayo ay magkaroon ng malulusog na ngipin at matatamis na mga ngiti. Ang susunod naman ay guro. Guro. Ang tungkulin ng mga guro ay turuan ang mga bata na magbilang, gumuhit at magkulay. Ganun din ang pagbabasa ng mga libro. At syempre, ang pagsulat. Dumako tayo sa driver. Ang tungkulin ng driver ay ang maihatid ang kanilang mga pasahero na ligtas saan man sila magpunta. Ngayon, tingnan naman natin ang tungkulin ng veterinaryo. Veterinaryo. Ang mga veterinaryo ang siyang nangangalaga at gumagamot sa mga alagang hayop nating may sakit. Ang susunod naman ay pulis. Pulis. Ang mga pulis ang siyang nagpapanatili ng katahimikan at kaligtasan ng ating komunidad. Ngayon, alamin naman natin ang tungkulin ng mga bombero. Bombero. Ang mga bombero ang umaapula sa mga sunog at nagliligtas sa mga kababayan nating naipit sa sunog. Mga bata, nais kong pagmasdan ninyo ang mga larawan. Ano ito? Teacher, kanin po at saka mga prutas at gulay. Tama. O ito naman. Wow, teacher! Tinapay at cake po. Magaling. At ito? Bahay po, teacher. At saka matataas na gusaling building. Wow, sapatos po, teacher. Tsaka mga damit. Tama. Alam nyo ba, mga bata, na ang mga taong nakatira sa isang komunidad ay maraming pangangailangan? At ang ilan sa mga ito ay ang tinapay, cake, ganun din ang prutas at gulay at kanin, bahay, at mga sapatos at mga damit. Ngunit alam nyo ba kung saan galing o sino ang may gawa ng mga ito? Halina't alamin natin. Magsimula tayo sa panadero. Panadero. Ang mga panadero ay gumagawa ng tinapay upang tayo ay mayroong makain sa ating komunidad. Ang susunod naman ay ang mga magsasaka. Ang mga magsasaka ang siyang nagtatanim ng mga palay upang mayroong bigas o kanin tayong makain. Ganun din ang mga prutas at gulay. Ang mga magsasaka ay isa sa mayroong pinakamahalagang tungkulin sa ating komunidad sapagkat sila ang nagbibigay ng mga pagkain ating kakainin sa araw-araw. Mayroon din namang mangingisda. Mangingisda. Sila ang nanguhuli ng mga isda sa dagat upang tayo ay mayroong makaing mga isda. At para makagawa naman ng bahay at matataas na gusali, nagtutulong ang karpintero at mga arkitekto. Siyempre, huwag natin kalimutan ang mga mananahi na gumagawa ng ating mga damit. At ang sapatero na gumagawa naman ng ating mga tsinelas, sapatos at rubber shoes. Subukan natin pagtambalin ang mga larawan.
magaling niyong lahat mga bata. Masagutan niyo ng buong husay ang ating pagsasanay ngayong araw. Kaya dahil dyan, bibigyan ko kayo ng isang rainbow star. Ngayon naman, magtungo na tayo sa gawain natin sa module. At para sa ating unang gawain sa module, hanapin ninyo sa inyong module ang nakikita nyo sa inyong screen. Huwag din kalimutan isulat ang pangalan sa itaas na digit. Sa dito, sa panuto, isulat ang angkop na letra upang mabuo ang mga salitang tumutukoy sa mga kasapi ng komunidad. Pumili lamang ng letra mula sa loob ng kahon. Katulad na lamang ng unang larawan. Ito, ang larawan ay larawan ng isang doktor. Saan nga ba nagsisimulang titik ang salitang doktor? Tama! Titik D. Isusulat natin ang titik D sa guhit. Kayo nang bahalang sumugot sa bumbero, polis, guro, at nurse. At para naman sa pangalawang gawain natin sa module, huwag mo rin kalimutan isulat ang pangalan sa itaas na guhit. Sabi nito sa panuto, pagpunitin natin ang mga larawan ng gawain at ang taong gumagawa nito. Kumawa tayo ng guhit mula hanay A patungo sa angkot na larawan sa hanay A. Katulad na lamang at ang larawan dito sa hanay A. Ang mga tao ay sasakay ng guhit. Sino kaya ang tamang paugnay dito sa larawan? Tama! Ang tsuper. Uguhit tayo mula sa mga taong sumasakay ng jeep papunta sa tsuper. Kayo nang bahalang sumagot sa bahay na nasusunod at dito sa sirambubong na bahay. At para sa huling gawain natin sa module, huwag kalimutang muling isulat ang pangalan sa itaas na guhit. Sabi dito, hulayan natin ang mga larawan ng mga kasapi ng komunidad na ang gawain ay tumutulong o maglingkod sa pamayanan. Halimbawa na lang, ang bombero. Hinulayan ko ang bombero dahil tumutulong siyang maglingkod sa pamayanan. Kaya nang bahalang sumagot o kayo nang bahalang magkulay sa iba pang mga larawan. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang tapusin ang gawain sa module. Ang gagaling niyong lahat mga bata, nasagutan niyo ng buong husay ating gawain sa worksheet. Kaya dahil dyan, bibigyan ko kayo ng isang rainbow star. Ngayon naman, magtungo na tayo sa gawain natin sa papel. Para naman sa gawain ninyo sa papel, isulat ninyo ang pantig sa, se, si, so, su. Isulat ninyo ang pantig sa, se, si, so, su sa inyong papel. Punuin ang inyong papel ng pantig sa, se, si, so, su. Bibigyan kayo muli ni teacher ng 5 minuto upang tapusin ang inyong gawain. Ang gagaling niyong lahat mga bata, naisulat niyo ng wasto ang inyong gawain sa papel. At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng 2 rainbow star. At para naman sa ating huling gawain, ating gawin, ating interactive activity. Bilhin ang inyong interactive activity sa World Wall. Magpatulong sa inyong magulang at sama sa bahay na laro ng mag-isa upang masagutan niyo ang pagsasama sa World Wall. Hintayin ni teacher ang inyong gawain sa World Wall ngayong araw.
Dito na nagtatapos ating aralin ngayong araw. Hangad ko na marami kayong natutunan ngayong araw na ito sa ating video lesson. Hanggang sa muli, paalam!